Hey, what's up you guys? Welcome back to my channel and you are watching AyerOnDuty. Hi guys, welcome back to another vlog. But before anything else, if you're new to this channel, please don't forget to hit the subscribe button and please do follow me on my social media platforms, Facebook, Instagram, and Twitter to be updated for new videos. So, nandito na naman tayo sa isa pang vlog and today, what we're gonna do is we're going to unbox the teeth whitening activated organic charcoal. So, ito siya. Ta-da! Anyway, so guys, today, susubukan natin itong activated organic charcoal. Titingnan natin kung effective nga ba siya talaga, paano yung procedure ng paggamit niya, or paano nito papuputiin yung ngipin natin. And because sa past videos ko, or kung napanood nyo yun, may mga bashers na nag-comment doon na andilaw daw ng ngipin ko, whatsoever. Maybe because gawa yun ng kape. And to tell you honestly, for the past 8 years, sobrang naging mahilig ako sa kape. And it all started nung nandun ako sa BPO. And syempre, graveyard shift for 4 years. And wala akong naging ibang sandigan kundi ang pag-inom ng kape. Tututbrush naman ako ng 3 times a day. And I do floss. And kung ano-anong ginawa ko, naglagay ako ng apple cider vinegar. Naglagay din ako ng tawag dito, baking soda, binabrush ko siya ng binabrush. The point na minsan masakit na sa gums. And to tell you guys, honestly, hindi siya healthy sa gums. Yung everyday mong pinagtututbrush is yung baking soda. So, ang sinasabi nila sa internet or sabi ng mga experts is gawin mo lang daw yon once or twice a week. But then, I tried everything, pero walang nangyari. Siguro, nag-ano siya, at least half shade lighter. Pero ganun pa rin. Ito nga yung kwento ko guys and let's proceed sa pag-unbox ng ating teeth whitening organic charcoal. Okay? Tara, bubuksan na natin. So, paano ko siya bubuksan? Okay, this one guys, I ordered it from Lazada. Parang it took me a while para makakita kung ano talaga yung store doon na or merchandiser na nagbebenta ng legit or let's say, kahit hindi siya ganun ka-legit yung tinatawag nila OEM, pero trustworthy or hindi ka talaga mapapahamak sa products nila. So what I did was, binasa ko yung mga reviews, sinignan ko yung mga ratings. So just to give myself an idea or a background kung talaga effective or maganda yung product na binibenta nila. Okay. So guys, ito na siya. 100% sabi dito, it's 100% natural teeth whitening activated organic charcoal. Whitener detoxifier. This is 30 grams. So, ito siya. Ito yung loob niya. Meron pa siyang parang lid. So, para hindi siya magkalat. So, dandahanin lang natin. So, ayan no. Maitim na agad yung kamay ko. So, may mga... Ayan. So, okay. Buksan na natin. And, ayan. If you can see, guys, tingnan natin. Ayan. Ito siya. Hindi nyo siya masyado makita kasi charcoal nga. So, black yung color niya. But then, ito siya. Ayan. So, sabi dito, sabi dun sa napanood ko, parang huwag nyong babasain to. So, dapat itutubog nyo lang yung dry nyong toothbrush and saka nyo ibabrush sa tip. Or, pwede nyo siyang ilagay dito sa lid niya, sa packet niya, para hindi madama yung mga excess. Okay. So, punta na tayo ngayon sa CR para itry itong activated charcoal and see if magiging zombie tayo. Guys, nandito na tayo sa CR. So, gagawin din na natin. And, yeah. I'm so excited. Didip ko na to. Tapos, hindi ko siya babasahin.
dinalawan ko muna guys, ulitin ko na lang. So, sa mga ibang videos kasi ginawa nila to for 5 minutes na continuous brushing. And yeah, masyado kasing makalat, so sobrang nagkalat ako, sobrang, kaya get ready guys, kung gagamit kayo nito, dapat hindi masyadong dahan-dahan lang, gentle lang yung pagbrush, kasi nga, nagtatalsika siya. But then wala siyang lasa, and wala rin siyang amoy, kaya so far so good. Tayo mag-toothbrush at nakabalik na rin tayo sa kinauupuan ko ngayon. And yeah, just to give you an update, wala siyang amoy and wala rin siyang masamang lasa. So, it really wouldn't bother you na mag-toothbrush. And kahit gano'n pa siya ka-item, hindi siya ganun parang isipin mong pangit or mapait yung lasa. So far, so good naman ang experience ko. And hindi rin siya masakit sa gums as long as you'll brush your teeth gently. So yeah. So, yan, tignan natin. So, based on my observation, parang naging ano siya, half shade lighter. So, instead na one shade lighter siya, naging half lang. So, kasi this is my first time palang din namang gamitin. And mind you guys, disclaimer lang, I think hindi siya magandang gawin or gamitin every day or 2 to 3 times a day. Kasi nga, I think hindi ganun siya ka-healthy. So, just like using baking soda, hindi rin siya ganun ka-healthy if gagamitin mo siya everyday. So, might as well gamitin nyo siya at least once a week para hindi masira yung enamel nyo or yung gums nyo. But as for me, enough na muna for today. And after ko itoothbrush yung activated charcoal, nagtoothbrush ako yung regular toothpaste ko para lang malinis yung ngipin ko and yung buong bibig ko. So yun na nga guys, sobrang okay naman yung experience, parang medyo nangilo lang yung ngipin ko. Siguro nga, when using this kind of products, parang medyo magiging sensitive yung teeth nyo. So ingat lang guys sa paggamit, and kaya sinabi ko na sa inyo na once a week nyo lang gagamitin. And kapag na-reach nyo na yung level ng whiteness na gusto nyo, then you can stop. Okay, so I'll update you guys kung anong mangyayari after, let's say, after 5 times kong gamitin yung product. So tomorrow, gagamitin ko ulit siya and then I'll stop then the following week na ulit. So yun na nga ulit guys, and hopefully pumuti yung ngipin ko, and hopefully hindi na rin ako mabash. Kasi sa mga Kape Talk series ko na vlog, and doon sa vlog na yun, umiinom ako ng kape, but yeah. So far, so good yung experience ko, and I'm so happy na nakabili ako ng activated charcoal for teeth whitening. And I'll see you guys on my next vlog. Thank you for watching, and bye-bye!